ka-wonder, so sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano nga mapalitan ang GCash number at kung napapalitan nga ba ito. So itong topic nito guys ay nagawan ko na ng video I think 5 months ago na, and then i-re-upload ko lang siya ngayon kasi dadagdagan ko siya ng mga informations. So ito na nga guys, kung paano nga ba daw palitan ang ating GCash number. So ang sagot dito ay wala. Walang proseso na makakapagpalit ng ating GCash number kasi ang ating GCash number ay hindi napapalitan. So hindi siya napapalitan guys kasi ang ating GCash number ay permanent at associated. So kapag gumawa kayo guys, ito yung importanteng bagay na tandaan nyo guys. So kapag gagawa kayo ng isang GCash account, siguraduhin nyo na yung mga informations na ilalagay nyo doon, especially yung cellphone number na gagamitin nyo sa GCash account na yan, ay yan talaga yung gagamitin nyo or throughout. Kasi hindi na siya napapalitan. So, kung ano yung cellphone number na niregister nyo sa paggawa nyo ng GCash account, ay yun na talaga yung magiging number ng inyong GCash account permanently. So, ayun guys, yung sagot dyan, hindi siya napapalitan. Pero, kung gusto nyo talagang palitan yung number, kasi ayaw nyo na yung number na yan, gusto nyo palitan kasi siguro for some reasons, nakabili kayo ng bagong SIM card, or sa ano naman guys, dun sa reasons na-expire yung SIM card nyo, nawala yung SIM card nyo, tapos may laman kung paano makuha. May ibang process dyan guys, and wait nyo lang kasi gagawan ko pa yan ng video kung paano. So, dito muna sa'yo sa itong pinaka-point lang ng topic na to. So, at ito pa pala guys, no? So, kung hindi nyo gustong gamitin yung GCash number na yan, and then gagawa kayo ng panibagong GCash account, mas maganda guys na i-delete nyo yung GCash account na hindi nyo ginagamit para hindi siya magamit sa pangahack or pangluloko, kasi lalo na sa panahon ngayon, ang daming manluloko guys. So, yun yung isang tip ko guys. So, kapag hindi nyo na ginagamit yung GCash account na yan, i-delete nyo na yan guys para safe at mapanatag kayo na hindi siya magagamit sa kalokohan. So, kung hindi nyo pa alam guys kung paano mag-delete, meron akong video dyan, nalawa yung video ko dyan, panoorin nyo na lang. Okay? So, ito na nga guys, no? Kung gusto nyo talaga na mapalitan yung number na yan, so, ang remedy na pwede nyo gawin dyan ay gumawa na lang kayo ng panibagong GCash account. Kasi yung mga GCash officers and GCash systems ay binigyan nila tayo ng chance na gumawa ng GCash account 3 times. So, 3 beses daw tayong pwedeng gumawa ng GCash account na pwedeng same lang yung information na gamitin natin. So, halimbawa, sa GCash account mo, yung unang GCash account mo, so yung ginamit mong mga information doon, pati ID, ganun din yung gagamitin mo sa GCash 2 and sa GCash 3 na account mo, okay lang daw guys. Basta yung cellphone number ay iba. So, halimbawa, no, gagawa kayo ng 3 GCash account. So, sa 3 GCash account na yan guys, pwedeng same lang lahat ng information na nilagay mo doon nung gumawa ka ng account na yan. Same lang yung ID din na ginamit mo. Okay lang. Basta yung cellphone number na gagamitin mo ay iba. Kumbaga, magkakaiba sila kasi hindi naman pwede na magkaroon ng GCash account na same number, di ba? Hindi ganun. Kasi kung pag nagsisend, naguguluhan kung saan doon, di ba? So, okay lang kung same information IDs ang gamitin sa paggawa ng 3 GCash account, basta magkakaiba lang yung cellphone number na gagamitin or lalagay doon. Okay, so, yun guys yung remedy na binigay sa atin ng GCash. So, since hindi napapalitan yung GCash number, so, mas maganda ay gumawa na lang tayo ng panibagong GCash account, and then, yung number is ibahin na natin at doon natin masasagot yung mga katanungan natin kasi sa paggawa natin ng panibagong GCash account ay mapalitan na natin yung ating number kasi ibahin na natin yung number na
ilalagay na natin. Okay, guys. So, ayun lamang, guys, yung ano ko ngayon. Video ko ngayon. Kumbaga, follow up lang to dun sa video ko. Gusto ko lang na makontento talaga kayo dito sa video ko. Kaya, inire-upload ko lang din to and then nagdagan ko ng information. So, ayun lamang po, mga ka-wonder, yung video ko ngayon. Sana po ay natuto kayo dito. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayun lamang po at maraming salamat po sa panonood.